Magandang umaga sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating guro, na si Ginang Crystal Jane Basa. Magandang umaga. Ako nga pala si Binibining Wella Jane Galindo, narito upang mag-ulat ukol sa paksang mga sugat maging matagal at malalim na isinulat ni Ginang Genoveva Edrosa Matuti. Sino nga ba si Ginang Genoveva Edrosa Matuti? Halina't kilalanin. Si Ginang Genoveva Edrosa Matuti ay sinilang noong Enero 3, 1915 at namatay noong Marso 21, 2009. Si Ginang Genoveva Edrosa Matuti ay bantog na kwintistang Pilipino. Isa rin siyang guro at may akda ng aklat sa Baralilang Tagalog na nagtuturo ng asignaturang Filipino at asignaturang pang-edukasyon. Nagturo siya ng 46 na taon sa elementarya, sekundarya at kolehiyo at nagretiro bilang dekana ng pagtuturo sa Dalabhasang Normal ng Pilipinas. Ngayon ay Pamantasang Normal ng Pilipinas noong 1980. Pinarangalan siya ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas ng Gawad CCP para sa panitikang sining noong Pebrero 1972. Maraming ulit siyang nagkamit ng Gawad Bianca tulad ng kilalang kwento ni Mabuti, nanalo ng kauna-unahang Gawad Bianca para sa maikling kwento sa Filipino. Kasama rin sa mga kwentong nanalo ng Gawad Bianca ay ang paglalayag sa puso ng isang bata noong 1955 at ang parusa noong 1961. Ilan sa mga akla naging aklat niya ay ang mga piling maikling kwento ng Ateneo University Press, Ang Tinig ng Damdamin, Katipunan ng Kanyang Mga Piling sa Naysay, ng De La Salle University Press, at Sa Anino ng EDSA, maikling kwento ay sinulat niya bilang National Fellow for Fiction noong 1971 hanggang 1972 ng UP Press. Si Ginang Genoveva Edrosa Matuti ay namatay noong 21 Marso 2009 na sa edad na 94. Kung susuriin, ang isa sa pinakamalaking katangian ni Genoveva Matuti ay ang pagiging magiliw sa mga kabataan. Naging layunin niya ang bigyang saya at magturo sa kabataan sa pamamagitan ng kanyang mga likhang maikling kwento at mga dula. Ang maikling kwento ay isang anyo ng panitikan na nagsasalaysay ng isang maiksing kwento na papalooban ng mahalagang pangyayari na may mahalagang aral at mensahe na nais ipaabot sa mambabasa. Ang maikling kwento ay nag-iiwan ng mahahalagang aral at mensahe na maaaring maisabuhay ng mambabasa. Nagsasalaysay ito ng mahalagang pangyayari na maaaring mangyari sa tunay na buhay o maaari rin na namang katha ng may akda. Nagbibigay rin ito ng maraming kaalaman at karunungan sa mambabasa. Maraming salamat!